Good morning. So another gum paste, another fondant. So for today, ayan, ipapakita ko kung paano ko naman nagawa yung bag na pang yoga. Ayan. So ganyan na ganyan yung binigay na sample ng client. So gagayahin lang talaga siya. So first is nagmold muna tayo ng fondant. Ayan. So inuna ko yung sa bag, ayan yung paggawa ng square. So after that is minold ko siya papaloob. Ayan, parang binubutas ko siya, something ganun, para magmukha siyang bag. Ayan. So ganyan po siya kung paano siya ginawa. Tapos nagprepare na rin ako nung mga strip niya, yan yung pinaka shoulder niya, yung shoulder bag, ganun yung pinaka belt niya. So ayan, nag-slice ako nung medyo manipis na fondant. Ayan, so gumagamit ako ng rolling pin at saka ruler dyan para pantay siya. Ayan, so after that is aayusin naman siya. Ayan, so medyo dumidikit kasi siya. So ang ginawa ko is inayos-ayos ko na lang siya ng konti. Tapos ayan, another na naman. Kasi dalawa, diba, yung strap ng bag. Ayan siya, so nag-prepare ako ng dalawa. Tapos medyo pinatuyo ko muna siya dyan. Hindi ko muna siya nilagay. And then nag-flatten ako ulit ng isa pang maliit na na ganyan yung strip niya, kasi nga meron pa siyang pinaka-design na maliit. Ayan, parang handle kasi yung makapal, tapos yung isa pang shoulder. Ayun, tapos nag-color ako ng medyo very very light na fondant, kasi parang meron siyang naka-roll na towel, nakakabit siya dun sa bag, as you can see in the first picture. Ayan, so naggawa ako ng pinaka-towel. So nag-cut ako ng square, tapos gumamit ako nung pang scrap ng cake, yung may design na patusok-tusok ganyan. So tinusok-tusok ko siya ng maliliit. So naisip ko lang na gamitin ito para mas mapabilis ako, kasi kung isa-isahin ko siyang tutusukin, tatagal ako ng sobra. So dito is ayan, tinusok-tusok ko siya ng ayan ganyan para magmukha siyang towel. Ayan, so ganyan siya ka-detail. So yung mga wala pa siyang mga butas-butas na ganyan na design, so inulit ko. So ayan, tapos ni-roll ko na siya. So ayan, para magmukha siyang towel. Ayan, tapos yun, after ko siyang ma-roll, nga nag-prepare na ako nung takip ng bottle, kasi meron siyang bottle dyan na nakalagay, naka-insert dun sa bag. Ayan, so ganyan siya kung paano ko siya ginawa. Ayan, tapos naglaragay na lang ako ng maliliit na strip doon sa gilid ng bottle, yung takip ng bottle, para magmukha talaga siyang takip ng bottle. Tapos ayun nga, binutas ko na yun sa loob ng bag para mailagay yung bottle. Ayan, so adjust-adjust ng konti para mag-settle siya doon sa bag. Tapos may pinaka-design po na light blue yung sa bag, yung sa harap ng bag. So nag-prepare din ako ng blue fondant, tapos sinati ko siya. Ayan, tapos pinantay ko na lang siya. Gumamit din ako ng rolling pin dito para mas pantay po siya na makat natin. Ayan. Tapos ayan nga, pina-pattern ko na siya kung paano siya nga magiging lalapat dun sa cake. Ayan, hanggang sa inayos ko na siya, hanggang sa pinaka-bottom. Tapos dun sa pinaka-bottom is inayos ko din siya. Ayan, so pinush-push ko na lang ng konti yung mga fondant para po lumapat siya ng maayos. Ayan, syempre para kahit naman nakapatong lang siya sa cake, aayusin pa rin natin yung pagkakalagay. Tapos nag-prepare din ako ng pink, kasi meron po siyang stripe na pink. Ayan, ilalagay din siya dun sa after blue and before white, pinaka-design natin nung bag. So ayan, ganyan siya kung paano siya nilagay. Ayan po. And then, ayan nga, syempre, aayusin mo din. Ikakat mo din siya ng maayos. Ayan. After that, is nilagay ko na nga po yung mga ng bag, handle ng bag. After nyan, ayan, kikinisin mo lang, aayusin mo pa rin. Tapos yun nga, inattach ko na po yung towel. Tapos nakakabit po dun sa bag yung towel po. Ayan. So, naglagay na po ako yung pinaka-handle ng bag po. So, ganyan. Then, another is dun sa likod nyan. Ayan. Bali po, nag-insert po ako ng wire dun sa handle po nung bag para po mag-stand siya ng maayos. Kasi hindi siya nag-i-stand eh, kapag kahinayaan ko lang siya ng ganyan. So, ayan na po siya nung matapos. Ayan. Tapos, nilagay ko na rin po yung pinaka-manipis na strip ng ng bag, yung handle ng bag. Ayan. So, ayan. Tapos, nag-prepare po ako ng buckle nung
bag. May design kasi siyang maliit na bakal. Ayan. Ayan, tapos inayos ko na lang siya ng konti. Ayan po. So, meron po ako mga gamit na fondant tools talaga para in times na kailanganin ko. Any of them is madali ko lang magagamit. Mayroon po akong ready na gamit talaga. So, yun. Ayan nga, medyo pinush ko ng konti para lumapat po yung buckle, no? Design ng sa bag. Ayan na siya. Tapos po, meron po siyang maliit na keychain. Mga triangle. Parang buho type, ganun. Ayan. So, gumawa na lang din po ako ng mga, pinaka keychain niya. Ayan. Ganyan po siya kung paano siya ginagawa. Tsatsagain mo lang talaga kasi very small yung mga details. Tapos yan, nilagyan ko po siya ng cake wire. Floral wire po ang tawag dyan. Floral wire. Ayan. Para po mailagay ko po ng maayos yung pinaka-keychain. Tapos nag-prepare na rin ako ng gold. Ayan, may gold po kasi siya. So, ito na po siya nung matapos. And then, yung nakikita nyo pong purple na with pink na bilog is made from gum paste po siya. Kailangan ko kasi siyang mapatigas at mag-stand po siya ng ganyan sa ibabaw ng cake. And yun lang po. Don't forget to subscribe. Bye!